nakakatawa, di ba? Yung tipong dadaan ka lang sa Commonwealth, no? Kailangang maantala, no? Or maistorbo ang lahat ng mga motorista, no? Ganon ka VIP. So hindi naman nakapagtataka, no? O lagay na natin, hindi ni-request, no, ng Office of the Vice President yung ganong assistant. Pero dito mo makikita eh, nasa sobrang sipsip, no, ng mga kapulisan, no, kung sino ang kumakamal, no, ng lagay dyan, italagang over na over, nawawala na yung common sense, nawawala na yung respeto or totoong pagservisyo sa taong bayan. Kasi itong mga kapulisan, sabihin na natin, nandyan kayo ang papasweldo sa inyo, yung taong bayan, para pagsilbihan yung taong bayan, hindi ang politiko. No? Kasi ang politiko, sino ba naglokok sa politiko? Ang taong bayan. Sino ba nagsasweldo sa mga politiko na yan? Ang taong bayan. Pero kung bakit, no? Bakit sa Pilipinas, ganun na lang, no? Ganun na lang anong tawag nito? Yung ka-corne, ka-OA, para i-assist nila, no? Yung convoy, no, ni Sara, no? Hindi naman hindi naman nakapagtataka, no, dahil nga ito nga kumalat na ilan yung sa kanyang securities, 400 plus, no? So bakit ganun na lang, no? Ang ano ko, ganun na lang kasipsip itong mga kapulisan para talagang istorbuhin or perwisyuhin ang mga motorista, ang taong bayan na nagpapasweldo sa mga politiko para lang dumaan itong mga tao na to. Diba? Yan yung ano eh, yan yung medyo dapat baguhin, no, ng mga Pilipino, na itong mga politiko nito ang naglukluk ang taong bayan lang. So dapat sila, pinagsisilbihan nila yung taong bayan, hindi yung ang taong bayan na mag-a-adjust sa kanila, no? Na dapat nga iniisip nila, sa sobra ba naman ka gulo na ng trapiko sa Pilipinas, tagdagan pa ng mga politiko na to. Di ba? So ganun ang medyo foul, no? Medyo hindi maganda isipin, no, na ang Pilipino, yung taong bayan, yung pa yung mag-a-adjust, no, para dito sa mga nanalo puno ng mga politiko na parang hari, na parang kumumasta, ipag-aari yung Pilipinas. Di ba?